Good morning mga katweng, it's time to check. Mga 3 AM na. At ngayon mag-harvest ako ng itlog ng pugo. Ayan. Bali yung alaga namin dito na pugo is ano, 2,000 heads. Ngayon medyo mahina na yung production kasi medyo dati kasi nakaka 1H siya. Ito, sa mga gustong mag business ng quail farming, may mga may itulong ako sa inyo. Pwede ko siyang gawa ng vlog. Bali, 2,000 lang muna yung inalagaan namin kasi bago pa lang din kami. So, gano'n naman talaga pag papasok ka ng business, kailangan mag-umpisa. Hindi ka malugi ng malaki kung ikaw ay malulugi. At siyempre, pag nag-umpisa ka sa maliit, dun ka muna matututo or mapapag-aralan mo kung paano ang pugo. Eh na katweng, ngayon mag-harvest na ako ng itlog ng pugo. Siya pala, may sound siya kasi para hindi siya magulat or masanay siya kapag may mga taong pupunta dito, hindi siya magugulat kasi parang naapektuhan yung kanyang pangingitlog. Ngayon mag-harvest tayo ng itlog ng pugo katweng. Tapos mamaya nga pala, pipick up si Boss Lando mamaya ng itlog. Kasi na-pick up siya ng itlog is ano, Martes at ano, Sabado. Ayan, mag-harvest tayo. Tapos mamaya magre-repack ako ng itlog ng pugo. Yun katweng, may nakatapos. Ganito, kakainin mo siya ng hilaw. Ngayon hindi ko siya kaya nung nakasel kasi yung parang nabubulunan ako, nakakasuka. Nilalagay ko siya sa ano, sa baso. Tapos ang ginagawa ko, 3 piraso. Iniinom ko siya. Nung kasi nung nag-ano pa ako, go-workout, ganun ang ginagawa ko. Everyday, nainom ako ng 3 piraso. Nandito ko lakas sa YouTube na, mamustahan siya. Bali itong ano namin, itong buwan namin, ay ano pa lang siya, 7 months. So balak na lang mag ano, mag magpalaki pa ng tubuan. Baka mag maglaman sila ng mga ano, 5,000 katweng. Tapos kung ano, may time tayo, bibisita tayo sa ibang farm dito ng tubuan. Meron kasi dito mas malaking tubuan sa amin. 7, kung di ako nagkakamali, 7,000 heads yung alaga nila. I-play ko rin yung ano sa inyo. Yung mga kung magkano ba nagastos dito.
magkano ba ang ano, umpisang pumunan sa coin farming train. Kasi maganda siyang business kasi na train. So, halimbawa, may 2,000 yung gusto kang alaga. Tapos, manginitlog siya halimbawa ng 1.8 plus. Tapos, yung pakain mo is 1,230 a train. So, meron kang 600 araw-araw. Na kung wala ka naman masyadong budget na train, pwede i-economies mo, hindi ka na kumuha ng tao. So, parang ito na yung magiging trabaho mo. Kasi dito ka train, hindi naman wala kami tauhan. Yung kapatid ko nag-aalaga talaga dito, siya yung maraming kaalaman dito. Ang ginagawa ko lang dito ka train is, nag-a-arvest ako ng itlog ng pugo, tapos, nag-iipot. Dati, natulong ako sa kanya, pero may gawa rin kasi akong aking ito. So, siya na yung parang ano dito, nag-alaga. Pinapakain niya to, ano, maga tanghali hapon, katwing. Sa yung painom niya, ganun din. So, ito katwing yung nakalipas, oh. Dito. Yoy! Naglipad ka, Tring. Masyado siyang malakas. Mamaya uliin ko yan. Yung kulong ko ulit. Pag siguro, pag mas marami kang alaga, mas maganda. Pero kung mag-uumpisa ka pa lang, Tring, mas maganda mag-umpisa ka muna sa mounti, sa maliit. Kasi marami kang matututunan na hindi pa na kagaya namin. Yung mga natutunan namin na hindi pa rin natututunan ng iba. May mga nalalaman kami ganun. Kasi kanya-kanya namin yun. Kapag sa business, siguro ko ito yung huwag ka basta-basta susuko. Kailangan try lang ng try. Pero ang ano ko talaga kasi, ang passion ko is ano, hindi sa pag-alaga ng pugo. Mas ano ako sa pag-alaga ng baboy kasi 2 years na ako nag-aalaga ng baboy. Yung talaga yung kaya gusto ko, bala kong mag-laga ng inahin. Ito yung baboy. So kung may trabaho ka naman ka, Tring, pwede rin ano. Pwede rin kumuha ka ng tao mo. Mag, paano dito? Para sino yung babayaran mo? Sino yung mag-aalaga ng mga pugo? Pero mas maganda kung magkaganon ka, Tring, mas marami kang alaga. Para kulit na lang yung bayad mo. Balak namin ano, hindi na dito siguro ito ilalagay. Magpapalaki sila lang, yung parang pinakambahay ng ano, papalakihin nila. Kasi parang medyo masikip, mahirap gumalaw, saka hindi siya masyado maliwalas.
to, mga ano to? 700. O kaya 800. Pag pulo dito 800 plus kapeng. So ayun, katweng, tapos na tayo. Mag-arabi ng itlog, malinis na siya. Malinis na sila, ayan. Okay na, finish na. Tapos ito yung na-harvest natin, katweng. Ayan. Tapos dito, ayan, ayan yung painuman, katweng. So ngayon, mag-iipot naman tayo, katweng. So mamaya, kita-kita na lang tayo doon. Ayan, shoutout sa inyo, mga pugo. Ito, shoutout. Siguro kung magsusubscribe sa akin lahat to, hindi 2,000 subscriber na tayo ngayon. So yun, good morning, Katweng. Ngayon, magre-repack na tayo ng itlog ng pugo. Eto. Dati kasi sa box siya nakalagay na yung box ay, kada isang box ay 100 pieces ang laman. Pero ngayon, dito na namin siya nilalagay. 600 kada isang ganito, Katweng. 600 isang ganyan. So ngayon, karakula ko nasa 3,000 plus yan. Yung itlog na yan. So, isa na natin mag-repack, Katweng. So ngayon, samahan nyo ako pag-repack ng itlog ng pugo. Hey! Masyadong maliwanag. Ayun, meron bang itlog sa likod ng pugo. Ayun mga katweng, hindi na lang sa masimong pugo. Ayun pugo. Ito imukbang. Ang challenge ko to kay Boy Tapang. Imukbang niya to lahat. Ano to? May ipot pa yun.
Oh, so ngayon, kutaeng, yung ating itlog, kukuni na. Ayan. Lug. Shout out kuya. Vlog namin. Ayan po. Pag gusto nyo umorder ng itlog, ay Sir Lando. Baka po may gustong umorder ng itlog dyan. Ayan, maramihan kay Sir Lando yan. Ilan totoo yung isang karton ba? Malaki? 600 din po yan. 600 din daw yan. Yung isang malaking karton. Yan na. Dato na yan. Akala ko po. Salamat po. Thank you. So, ayun. Tapos na. Ayan mga katuwing. Ang kinita ni Aling Liti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 10 pesos. Loob ng apat na araw. So, ayan na mga ito eh. So, mga gustong umorder nga pala ng itlog ng pugo, bibigay ko na lang yung contact number ko. Yun. Salamat. Thanks.